kasama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng kalisinisang puso ng mahal na Birhen Maria. Sama po natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim ng sarili ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga na cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya at ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, dahil hindi tayo kagaya ni Maria na walang bahid sala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birhen na naghanda ka ng tirahan sa iyong banal na Espiritu, ipagkaloob mo dahil sa kanyang panalangin na kami maging mga templo ng iyong kaluhatian. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin, na buhay at naghaharing kasama't ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Basa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-udyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong una'y gayon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo,
Ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad ngang kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Piring Maria ang matapat sa pagsunod sa pahayag ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mamagulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan kahit bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3rd araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ang mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya
ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Sila'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Nasa kapistahan po tayo ng kalisinisang puso ng mahal na Birhen Maria. At sa atin pong mga pagbasa ay ating napakinggan una sa lahat na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan dahil pinadala ang kanyang bugtong na anak na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay tayo'y nilinis at hindi na mapabilang sa mga nagkaroon ng kasalanan sapagkat nakipagkasundo tayo sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At siya'y suma sa atin dahil kay Santa Maria, kanyang ina, ating ina, ang mahal na Birhen Maria. Kaya sa ating Ebanghelyo ng San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 41 hanggang 51, ito yung tagpo na laging ginagawa ng banal na pamilya ng ating Panginoong Hesus ni Santa Maria at ni San Jose ang pagpunta sa Jerusalem upang magdiriwang ng tinatawag na Pasko. Yung Pasko o ng Pista ng Paskwa ay kapistahan noong ipinahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan ng Israel sa pagligtas kanila sa kanila sa pagkaalipin ng mga paraon sa Ehipto. At ito yung tinatawag na Pasko. Ang ibig sabihin, paglihis. Ang anghel ng kamatayan ay hindi nagkaroon ng parusa sa kanila. At dahil doon, sila ay iniligtas at sila ay naglalakbay patungo sa pangako na bayan ng Israel. Kaya ang lahat ng tao, lalo na ang mga taong matapat sa Panginoong Diyos na si Yahweh, ay pupunta sa Jerusalem, sa sintrong templo, upang mag-alay ng pasalamat sa tinatawag na Pasko o sa atin, Paskwa. Noong 12 taon na ang ating Panginoong Hesus, sumama ang ating Panginoong Hesus, ang mahal na Birhen Maria at San Jose sa isang karaban. Lagi ang pagpunta sa Jerusalem ay maraming tao, kaya ang tawag doon karaban, upang hindi sila mapahamak sa mga nagkaroon ng mga masamang tao sa daan mula sa probinsya papunta sa kapital na lungsod na Jerusalem. At itong karaban, may grupo na para lang sa mga lalaki at may grupo na para sa lahat ng babae. Dahil yun po ang kaugalian. Ang mga bata, gaya ng mga bata na mula sa 7 taon pataas, kahit saan sila
sumama. Sumama ba sa mga kababaihan o sumama sa mga kalalakihan na grupo sa karaban? Kaya dito sa ating ebanghelyo, ating manawaan, na hindi nila alam kung saan si Kristo, hindi wala pala siya doon dahil nagpaiwan siya sa Jerusalem. Ang akala nila, baka nagdoon sa grupo ng karaban ng mga lalaki, akala naman ng grupo ni Santa Maria, baka nagpunta doon sa ibang grupo dahil ang mga kabataan ay pwedeng magkaroon ng kanilang grupo. Ngayon, dahil hindi nila natagpuan, bumalik sila at nagkaroon ng tatlong araw ng paghahanap. Kaya abalang-abala si Santa Maria, ang nakita nila ay kapanggilalas din sapagkat nakaupo ang ating Panginoong Hesus kasama ang mga iskriba. Mga iskriba ay mga pantas at mga guro na eksperto tungkol sa Tanakh. Ang Tanakh, ibig sabihin, mga libro ng Torah. At yung na ay libro ng mga propita at yung ka ay libro ng Ketubim o libro ng mga karunungan. At doon, ang ating Panginoong Hesus ay nagpahayag ng kanyang katalinuhan. Pero iba ang pagkamangha ng mahal na Birhen Maria sapagkat naroon ang kanyang anak. At dito sinasabi ni Santa Maria, bakit naman ganyan ang ginawa mo? Dahil balisang balisa na siya. Ang sagot ng Panginoong Hesus, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Sapagkat nung napakita si Anghel Gabriel kay Santa Maria, kanyang nalaman na yung kanyang magiging anak ay anak ng Diyos. At dahil dito, dapat siya naroon sa templo na tinuturing na bahay ng Diyos na Ama na si Yahweh. Pero hindi pa naunawaan ng mahal na Birhen Maria. Pero lahat ng pangyayaring ito, ito po ay napakaganda na bahagi ng ating Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 2 sa versikulo 51. Ang lahat ng bagay ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Tisserey. Hindi lang po tisserey iniingatan. Ginagawang parang siya ay kayamanan sa loob ng kanyang puso. Tisserey. At dahil kayamanan sa loob ng kanyang puso, kanya itong pagnilay-nilayan at kanya pong ipag-ugnay gaano kahalaga ang presensya ni Kristo. Sapagkat makita po natin sa mga pagbasa ngayon na ang biyaya ng Diyos ng kabutihang loob ng kaligtasan na napahayag nung unang Pasko ng kaligtasan ay nagbabago ngayon sa isang panibago na paglalakbay na tinatawag na Bagong Pasko. At ang daan, hindi na ang nilalakbay sa daan na physical sa mundong ibabaw. Ang daan ay sa loob ng puso ng bawat tao. Ito yung tinatawag na inner journey to the heart. At itong paglalakbay sa loob ng puso ay siyang iniingatan ng mahal na Birhen Maria. Ginawa niya ang kayamanan sa loob ng kanyang puso sapagkat ang paglalakbay panampalataya ay isang paglalakbay ng pag-ibig. At ang paghahanap niya sa Panginoong Hesus ay paghahanap rin natin sa ating Panginoong Hesus Nazareno sa ating mga buhay. Hinahanap natin ang ating Panginoon, hindi natin siya matagpuan. At siya'y matagpuan sa bahay dalanginan na bahay niya. Pero ang tunay na templo at bahay dalanginan ay sa loob ng ating mga puso, lalo't higit na kapag ang ating mga puso ay malinis. Sapagkat sinasabi sa Ebanghelyo, mapalad ang mga may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. At dahil dito, kung tayo'y naglalakbay at hinahanap ang ating Panginoong Hesus,
hindi po natin makikita ang ating Panginoon sa ating kapwa-tao na ang bawat tao ay dapat nagsalamin sa Diyos dahil imahin at larawan ng Diyos ang tao. At kung nabinyagan ay imahin ng Pong Hesus Nazareno. Hindi po natin ito nagtagpuan sa ating kapwa kapag ka hindi natin nasumpungan o natagpuan ang presensya ng ating Panginoong Hesus sa ating mga puso. Kaya kinakailangan na ating hanapin sa loob ng ating mga puso ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng ating katahimikang punong-puno ng pagnilay-nilay, sa pamagitan ng ating pagtanggap, ang pagtanggap sa ating kapwa na siyang pagtanggap din ng ating Panginoon. Ang paggawa ng isang puwang sa ating mga puso upang magnahan ang Diyos at mangyari ang puwang kapag kaiwaksi at tanggalin sa ating mga puso ang mga hangarin na material, ang ating pagnanais sa mga personal na bagay-bagay, ang ating paghanap ng masintro sa sarili, ang lahat. Puwang ay para sa Diyos, puwang upang ang Diyos ay tunay na mahalin, at puwang upang ang ating kayamanan ay ang presensya ng Diyos, hindi ang mga mahilig, ang mga iba't ibang mga kinamalingan natin, ang mga masamang hilig, ang mga pagnanais na mga bagay-bagay na material na kayamanan, kapangyarihan at katanyagan. Kailangan natin na hanapin sa kaiguturan ng ating puso ang presensya ng Diyos na siyang maglilinis din sa atin. At tayo, kung gaya ni Santa Maria, ay maglilinis sa ating puso sa pamagitan ng pagbabalik loob, sa pagbabago ng ating sarili, sa pagtanggap ng konfesyon, tayo ay makasumpong din ng presensya ng Diyos na umiibig sa atin at dahil sa kanyang pag-ibig, siya ay suma sa atin kapag ka ginawa natin siyang pinakakayamanan, pinaka-importante na bagay, pinaka-esensyal na presensya sapagkat siya ay Diyos na Panginoon sa ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwi na ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban at atin pong itutugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng husang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo'y naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng panalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawa ng loob, katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kaniyang anak, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan.
Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng panampalataya at pagsunod ni Santa Maria. Dinamin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin ng hatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa iyong pag-ibig na gumapo, binigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalubong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat ng mialay. Sa kapangitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na berheng, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng taong dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa namang yan sisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman, no, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
ang malangapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanahang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapat mong kaming lahat na makasali sa buhay na walang wakas kaysa na malabirhin Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ang sanasi kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagapagbigay ng galing na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila'y sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis na ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women.
Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Ave to the eve of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, Maria, Ave Maria. Sa susunod na Sabado, June 24, ay dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Piyesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, D.D. Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat ng lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na posisyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan.
Pinapalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kami nagsasalaw-salaw sa piging ng pag-ibig na banal, ay magmakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay nakalarawan sa lupang ibabaw, ay maging marapat na makatambal siya sa kalangitan, sa apitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa sa kapistahan ng kanlisinisang puso ng mahal na Birhen Maria. Kayong narito sa loob at sa labas ng nambanan itim na sanayon ng Quiapo, kayong mga naugnay sa bitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na kuskusing sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Babaon po sa misang ito. Kung ang kayamanan sa ating puso ay ang presensya ng Diyos, magaya natin ang mahal na Birhen Maria sa kanyang kalinisang puso, naway ating isaloob at bigyang puwang sa ating mga puso at sa ating tahanan ang mapagmahal na presensya ng Diyos. Ngayon po ang busbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan at susumamo sa iyo. Makamtan na manila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin na salant mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw, ikniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, tas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Jesus Nazareno.